Hello po mga katinapay, welcome back to my channel po. Ang Tinapay Winter po ay nato po sa aming bahay, magluluto po ng almusal. Nanguha po ang Tinapay Vendor ng talbos ng kalabasa. Ito po ay masustansya, masarap. Ito po pati ay gamot na sa ano, sa mataas ang dugo. Ilalaga lang po ninyo, ilalagyan po natin ng bawang sibuyas, konting bitchin, konting asin lang po para po lang may lasa. Mga katilapay, ito nga po pala yung ginamot ng Tinapay Vendor nung tumaas ang dugo niya, nung tumaas ang dugo ko po. Bali, nung pong ako po yung nagde-deliver ng tinapay, lagi po akong nasakit ang ulo, lagi po akong naliliyo. Tapos po, once sa time na ako po ay napadaan po ng center, dumaan po ako talaga sa center at nagpatingin po ako ng dugo, nagpa-BP po ako. Ala, ayun po pala eh, ang dugo ko po ay 160 over 100 po. Kaya po, ayun po, natakot po ang Tinapay Vendor. Pinapapag-check up po ako para po maano yung aking dugo. Para po malaman ko kung saan ang gagaling. Para daw po malaman kung saan ang gagaling. Pero hindi ko na po nagawa magpa-check up, magpatingin o kung paano magpababa po ng dugo. May nakapagsabi na po sa akin na matatanda na ikaw ay kumain ng mga gulay ng pampababa ng dugo. Gaya nga po nito. Ito po ay talbos ng kalabasa. Ito na po ang ginawa kong gamot. Hindi na po uminom ng gamot. Wala po akong ininom na gamot para bumaba. Ang ginawa ko po, minsan po, gumawa nga po ako ng kanta na ano, nung ako pili yung liyo. Gumawa na yung pong pineapple juice po na yun po naman kaya ko po kinanta yung pineapple juice. Naka-survive din naman po ako ng konti nung ako po naliliyo. Uminom po ako ng pineapple, bumaba po ng dugo. Naging 140 over 100 pa rin po ang aking dugo noon. Pero hindi ko po naman sinasabi na ang pineapple juice po ay totally ay gamot po talaga na pang sa high blood. Yun po ay na anong ko lang po at dahil nung mga po kayo minum ng pineapple, bumaba po ng konti yung dugo ko. Pero hindi ko po naman i-maintain. Pwede po naman kung emergency po siguro yung tagang mataas po ang inyong dugo at pwede po naman tayong uminom ng pineapple pang suporta para po hindi naman siya tumaas. Pero hindi ko po naman sinasabi na atin pong i-maintain ang gamot na ano na pineapple. Pero sabi po ng matatanda, yun po ang nasunod ko. Ako po ay maglaga ng mga gulay, yung pong ano, yung mga gamot ng mga herbal. Yun lang po ang ginamit ko. Nung pong mga ano ba pecha ngayon, October 5 po. Nung po mga November 15, ako po ay liyo. Ngayon po nagpabibig nga po ako. At tapos po, nung nga po sabi ng matanda, maglaga ka ng mga gulay-gulay na gawin mo. Huwag kang kakain ng masyadong maraming kanin. At saka huwag kang kakain ng mga mantika, maaalat, matatamis. Huwag kang kumain nun. Ay, sinunod ko po yung matatanda. Ang ginawa ko po, lagi po ako nagugulay gaya po nito. Tuwing makatlong araw po, ang ano, lagi pong ano, naano po yung ganito. Hanggang ngayon po, ito po ang ginagawa ko, lagi po ako naglalaga. Kaya nga po ang Tinapay Vendor eh, hindi po muna nakapagtinda. Kaya nga po pala hindi po muna nakapagtinda. Wala pong
wala na po akong magamit na motor. Nasira na po yung aking motor. Pero yung pong sidecar ay okay pa po. Pwede pa pong kabitan. Kaso na po yung ng motor. Kaso na po yung aking motor po talaga ay bumigay na. Kasi almost magpi 15 years na po. Bumigay na po. Wala na po akong magawang ano. Kaya ganito, nagpapahinga mo ng tinapay vendor. Para... Pero nag-iipon, ano, mag-iipon lang po ako ng pera na pambili ng motor o di kaya po ay kukuha po ako ng hulugan ng para po pagbalik ng tinapay vendor sa publiko, sa mga ano, pagkalakuan ko po. Ang dami na nga po nagtatanong sa akin, ba't hindi ako titinda? Mga nagchat-chat, nagko-comment, sabi, ba't hindi ka na kami titinda? Ay, sabi ko po, sabi ko po, mga bago na lang po mag-December ako magtitinda dahil wala po, wala nga po akong magamit na motor. Noong pong September 15, sumatong ang ulo ko, kaya po noong October, ganito na po ang ginawa ko. Araw-araw pa rin po, nagulay pa rin po kanakain ng tinapay vendor. Nasabi ko nga po pala kanina ay November. September 15 po, ako sa matang ulo, dumaan po ako sa center, nagpa-check up ako ng dugo, nagpa-BP po ako. Mga katinapay, abangan nyo lang po ako sa siguro po bago po magpasko, baka po naman ako ay mayroon ng makuwang pera o ano para makapag-deliver na po ulit ng tinapay vendor sa akin pinang customer na pwede-deliveran. Sana po, huwag niyo po akong kalimutan, suportahan, at i-share and like po ang aking mga video. Mga katinapay, sana po, i-comment niyo po yung aking mga video para po sa ganun, nakakapagpasalamat naman po ako sa mga tao na nanonood ng aking mga video kasi hindi ko po kayo mapasalamatan dahil hindi ako po nakakaano ng mga comment. Pero kahit po siguro mga comment, basta po i-like niyo po. At saka po, nagpapasalamat naman po ako kahit ano, lagi po ako nag-live po para sa akin mga followers. Ako po ay lagi pong updated na nagpapasalamat sa inyo na ako po ay inyong sinusuportahan. At pagbabalik po ng tinapay vendor sa bago po mag-December, sana po may makuha na akong mga makuha na po akong maging pang down man lang sa aking tuko ng tricycle. Okay pa naman po yung aking sidecar. Kaya ako po ay umihingi ng pasensya sa inyo na ako po hindi po nakapaglako. Talaga lang po ang tinapay binder po ay ano po, mahirap lang po. Kaya po, pero ang tinapay vendor po ay napakabait po. Na kahit saan po ako pumunta, kilala po ako, wala po akong nakatao-tao, nakaaway, na lahat po. Nung ako nga po yung tatrabaho pa sa Coca-Cola, ang dami po na po rin naman natulungan para sa trabaho. Ay kaso lang po, nagkakaedad na po. Kaya ito po, wala na akong trabaho. Pero gusto ko pa rin po maghanap buhay para sa aking mga anak. Nakakaya na nga po ako, ilang buwan na po ako dito sa aming bahay, napaikot-ikot dahil wala na nga po akong kinikita. Nakakaya na nga po sa aking mga anak at malakas pa naman ako, hindi ako nakakatulong. Pero ang hinihingi ko na sa Panginoon, sana ako ay isang araw ay ako yung magkameron ng pera para lang po ako yung may pang-down sa motor at na ako po ay makapaghanap buhay para sa aking mga anak na nag-aaral. Araw-araw po napasok po ang mga anak ko, wala na nga po akong naibigay. Yan po mga anak ko ang nagbibigay, sina Charmaine, yan po, sina Jaisel, sina Junel, just day. Yan po. Itutulong-tulong po naman yung mga anak ko na makasuporta sa pag-aaral ng kanilang mga kapatid. Kaso lang nga po, ako po yung magulang na dapat na gumagabay at
gumagabay po ako kasi lang po financial po talaga. Wala po ang tinapay builder. Pero basta mga katinapay, sana supportahan niyo po ako sa aking mga YouTube channel na i-like po at i-share at i-comment po. Pa-subscribe na rin po para updated po kayo. Mga isang araw po, punta po ako ng Lukban, Quezon. Magmumukbang pancit Lukban po ako sa Lukban, Quezon. Samahan niyo po ako sa siguro po mga sa isang linggo pa po kasi wala pa po pamasahe papunta ron. Pero basta maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga viewers ko, mga followers po, sa kay Boss Johnny Muntalan, kay Boss Ann, kay Boss Andy Ornesa, sa lahat po na ano, hindi ko lang po kayo maisa sa lahat-lahat, kayo po lahat ng mga followers ko po ay akin pong pinapasalamatan. Lahat po kayo ay nasa puso ko po, nasa isipan ko po, kayo po lahat ng mga followers ko, mga viewers ko po, hindi ko po kayo kailangan lahat, kayo po ay akin pinasasalamatan. At saludo po ang tinapay vendor sa inyong lahat po, mga katinapay, sa aking po mga anak, sa aking po mga relatives. Kaya ako po ay hindi po sumusuko dahil marami pa po akong obligasyon para sa aking pa mga anak. Bye bye! Ang talbos ng kalabasa. Thanks for watching Tinapay Vendor na Magdalena, Laguna. Please subscribe Tinapay Vendor.